Alis na ako, Han. Pagpapaalam ko rito habang inaayos ang suot kong maliit na shoulder bag. Hindi na ako nagabala pang magdala ng mga susuotin kong damit dahil panigurado mahihirapan lang ako. Saka may mga damit pa naman ako panigurado doon sa bahay namin. Hindi ito sumagot at saglit lang ako tiningnan. Ngumiti ako dito at nagsimula na maglakad palabas ng bahay. Yun lang naman ang senyales ang hinihingi ko galing rito. Nasanay na rin kasi akong hindi niya ako kinakausap. Ngayon ang bisita ko sa probinsya namin. Dalawang araw lang naman ako doon at uuwi ka agad ako pagkatapos. Sinabi ko pa sa asawa kong isang araw lang ako doon. Pero sinabi niya mag-extend pa ako. Hindi na ako nagprotesta rito. Siguro gusto niya ding makapag-isip-isip. Sana nga pagbalik ko rito ay maayos na ulit kami. Maaga pa naman. Alas 7 ng umaga akong umalis para mas maaga ako makarating sa probinsya. Lalo't medyo malayo pa naman yun galing dito. Sinadya ko rin talagang umalis ng maaga upang kahit papaano ay wala ng gaano sasakyan at presko pa ang hangin. Iha, bakit ikaw lang mag-isang babiyahe? Buntis ka pa naman? Wala ka bang asawa? Galing sa labas ng bintana ng sasakyan, lumipat ka agad ang mga mata ko sa taxi driver. Aminado ako medyo na-offend ako sa sinabi niya. Totoo naman, tama naman si Manong. Bakit nga ba mag-isa lang ako? May asawa po ako, Manong, sagot ko dito. Eh bakit mag-isa ka lang? Hindi nakakabuti yan para sa'yo, iha. Lalo na't malaki na ang tiyan mo. Teka, kabuhanan mo na ba? Tanong nito. Umiling ka agad ako sa sinabi niya. Hindi pa ho, Manong, sagot ko na lang dito. Tama nga si Manong. Maski ako ay masasabi kung baka magkamali lang ako sa pagbilang ng buwan at baka nga kabuwanan ko na ngayon. Malaki na kasi ang tiyan ko nang makarating ng sinasakyan kong taxi sa sakay ng bus. Inabot ko ng bayad ko sa tsuper at maingat na bumaba doon. Napahinga ako ng maluwag na makitang hindi pa ganong karami ang mga tao doon. May tatlo na ring bus ang nandoon. Kaya naglakad ako palapit sa mga ito upang tingnan ang ruta nito. At sa awa ng Diyos, sinuwerte pa talaga ako at makitang patungo sa probinsya namin ang ruta ng gitnang bus. Natsyempohan ko pa talagang walang masyadong mga pasahero ang nakasakay doon. Sumilay ang isang ngiti sa aking mga labi. Nagsimula na ako maglakad papalapit dito at sumakay na. Walang aircon ang bus na sinasakyan ko. Pero mabuti na rin yun. Nasusuka kasi ako kapag may aircon ang sasakyan kong bus. Marami pa naman pasikot-sikot ang lugar namin. Medyo mahina kasing sikmura ko pagka ganito. Mahigit walang oras din ako nakaupo doon. Pahintuin-to rin kasi ang bus na sinasakyan ko sa nadadaanan naming terminal papunta sa probinsya namin. Sumasakit na nga rin ang pang-upo ko kaya paminsan-minsan akong tumatayo sa pwesto ko upang mag-inat. Alas 2:30 na makarating ako. Adele, anak! Naputo lamang ang pag-iisip ko nang marinig kong boses ni nanay. Nakatayo ito sa koral na aming bahay habang bitbit ang kanyang bayong at mukhang handa nang umalis para mamalengke. Nay! Masayang bati ko dito. Ikaw nga! Hindi kita nakilala, anak! Mas lalo kang pumuti! Teka! Huminto sa pagsasalita si nanay at bumaba ang tingin sa aking maumbok na tiyan. Dali-dali itong binuksan ng koral at lumapit sa akin. Buntis ka, Adele? Tanong nito. Nasurpresa ko ho ba kayo, nay? Nakangising sambit ko dito pagkatapos ko magmano rito. Diyos ko! Napasopo ito sa kanyang bibig na tila ba'y hindi ito makapaniwala sa nasaksihan. Ruel! Piping! Mariel! Miguel! Lumabas kayo! Nandito kapatid niyo! Saglit na tumalikod si nanay at tinawag si tatay at ang mga kapatid ko sa loob ng bahay. Bumalik naman kaagad sa akin ang kanyang paningin. Diyos ko! Buntis ka! Bakit mag-isa ka lang bumiyahe? Ano ba sinakyan mo? Sunod-sunod na tanong ni nanay kasabay ang pagbagsak nito sa kanyang dalang bayong at hinawakan kaagad ang mga kamay ko. Namiss ko na po kasi kayo, nay. Saka huwag po kayo mag-alala, hindi naman po ako nahirapan. Bas po ang sinakyan ko papunta rito. Nakangiting sagot ko. Diyos mio, nasaan ba si Luis? Bakit hindi mo siya kasama? Napatigil ako sa sunod nitong tanong. Nawala saglit ang ngiti sa mga labi ko. Ayaw ko munang sabihin sa kanila ang sitwasyon namin ngayon. Baka kasi pag uwi ko doon ay maayos na ulit ang relasyon namin. Tipid akong ngumiti kay nanay. Busy po sa kumpanya nay eh. Saka ako po talaga kasi ang nagpumilit sa kanyang pupunta ako rito mag-isa. Sabi ko na lamang. Ate! Maya-maya pa'y narinig namin ang sigaw ng kapatid kong si Mariel. Nang tingnan ko ito, malaki itong nakangisi habang kumakaway sa akin. Mabilis itong tumakbo papalapit sa akin. Nakita ko rin ang pagsunod ni na tatay at ang mga kapatid ko. Ate, na-miss kita!
Sinalubong ako ng mahigpit na yakap ni Mariel na makalabas na ito sa bahay namin. Ate, buntis ka? Rinig ko namang sigaw ni Roel sa likod ko. Ngingitian ko lang ito. Tay! Nakangiting lumapit ako kay tatay at nagmano ako rito. Talaga namang gwapo pa nitong tatay ko kahit may edad na. Anak, namiss kita. Hindi mo naman sinabi sa aming buntis ka. Hindi ka tuloy namin na bisita doon. Ngumiti lang ako rito. Mabuti na rin hindi ko muna sinabi sa kanila kung yun naman palang pinaplano nila. Ate, asa si Kuya Luis? Napabaling ako kay Ruel na ngayon nasa tabi na ni nanay. Busy kasi siya sa negosyo, Ruel. Sagot ko na lang dito. Nakasanay na rin kasi nila ang pagsama ni Luis sa tuwing bumibisita ako rito. Palagi pa naman yung excited dahil namimiss na daw niyang pumasyal sa bukid. Nakakalungkot lang. Tiningnan ko si Kuya na ngayon ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Kuya, tumataba ka na ah? Natawa naman silang lahat sa sinabi ko. Totoo naman, talagang tumataba na si Kuya. Parang noon lang ay habulin pa ito ng mga babae dahil sa macho nito. Napakamot lang siya ng kanyang ulo. Eto naman Adele, syempre pamilyado na. Saka hindi bali ng katabaan, gwapo pa rin naman ako hindi ba? Buong pagmamalaki nitong Saad habang inihimas-himas ng kanyang parehong hintuturo at hinlalaki ang kanyang baba. Oo na, sabi ko na lang. Oh, mamaya na muna yung biruan at papasukin muna natin yung kapatid niyo. Buntis pa naman yan, sabi ni nanay. Sumunod na kami sa sinabi nito at pumasok na nga ng kubo. Namiss ko rito, ang sarap ng hangin. Hindi katulad doon sa siyudad na aircon lang ang tanging nagpapalamig sa bahay. Umupo ako sa silyang nandoon. Ate, ilang buwan na ba yung tiyan mo? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Hindi tuloy ako aware na magkakapamangkin na pala ako. Tumabi sa akin si Ruel. Nasa harap ko naman sina Kuya at Mariel. Pampitong buwan ko na ngayon, Ruel. Sorry, hindi ko kaagad ibinalita sa inyo. Gusto ko kasing sorpresahin kayo. Medyo natagalan nga lang kasi may kaunting problema. Pagpapaliwanag ko ito. Babae bang anak mo, ate? Mas gumanda ka palalo eh. Saka nag-workout ka po ba? Mas pumayat ka po. Nagmukha ka tuloy artista. Ani ni Mariel. Naku Mariel, huwag mo ako maloko-loko dyan. Totoo naman ate, hindi ba kuya? Niyugyug ng kapatid kong balikat ni kuya na abala sa panunod ng telebisyon. Ewan ko sa'yo Inday, ngayon po lang ba na lamang kilala ang Santiago bilang angkan ng mga magaganda at gwapo? Itinas ni Kuya Mark ang isa niyang kilay habang umiiling na nagsasalita. Ah, kaya pala palagi ka na pagkakamalang ampon. Sabat naman ni Ruel, dahilan upang mapuno ng tawa ang buong bahay. Oh, mukhang nagkakasiya ng mga anak ko ah. Ano bang pinag-uusapan niyo? Pareho kaming napabaling kay tatay na kagagaling lang sa kusina. May dala itong plato na may tinapay at basang may tubig. Teka si Hutay, si Kuya Miguel. Lumalaki na naman ang ulo. Natatawang sagot ni Ruel. Totoo naman ah, tanongin mo si tatay. Giit naman ni Kuya rito. Inirapin lamang siya ng kapatid ko kaya natawa ako. Kung ganon, hindi totoo ngang ampun ka? Magsuot ka kaya na salamin, Ruel? Totoo naman ah. Saka saan bang bandang gwapo sa'yo? Hindi ko naman makita. Unguin nakikita ko sa'yo eh. Ayun na nga, ang kanina'y simpleng komento lang ay naabot na sa bangayan. Wala namang bago sa dalawang to. Tumatanda't nagkakapamilya na nga itong si kuya, pumapatol pa rin sa simpleng biro ng kapatid. Natatawang naglakad papalapit sa akin si tatay at maingat ni inilapag sa lamisita ang dalang plato at baso ng tubig. Magsitigil nga kayo. Nakakahiya kayo sa kapatid niyo. Kararating lang niya ngunit heto kahit nag-aaway pa sa harap niya. Natawa ako sa nakita ko ngayon. Nagmukha tuloy mga batang kapatid ko na pinagalitan ni tatay. Eh si kuya po kasi, bulong ni Ruel sa tabi ko. Bakit niya naman kasi pinagtatalo ng pang-angkan natin? Lumalaki na naman po kasing ulo niya, tay. Sagot ka agad ni Ruel. Anong lumalaki? Nagsasabi lang ako ng totoo. Depensa ni kuya sa sarili. Kailangan pa bang pagtalunan ng bagay na yan? Ikaw naman, Ruel, huwag mong ibaba ang kuya mo. Pinagpipilitan mo pang pangit yan eh. Alam mo namang walang pangit sa angkan natin. Mariin ko ipinagdikit ng mga labi ko upang pigilan ang sarili sa pagtawa. Ewan ko kung pagsasabihan ba ni tatay ang mga ito o sadyang pinagmamalaki lang ang lahi namin. At sa tingin mo hindi yan habulin ng mga babae. Eh hanggang ngayon may asawa na kung hindi kami ng nanay niyo ang gumawa sa kanya. Dagdag ni tatay. Naku naman ito si tatay, sayang naman at isang beses ka lang namin nakita sa TV.
Pero mabuti na rin, kailangan mong unahin ang apo ko. Hindi ko lang nagustuhan itinago mo pa sa amin ng ilang buwan. Pasensya na po, Nay. Napagplanuhan kasi namin ang asawa kung sorpresahin sana kayo. Kaya lang medyo natagalan dahil nagiging busy na rin po siya. Kasalukuyan kaming nasa kusina ni Nanay at tinutulungan ko siyang maghanda ng almusal namin. Pinigilan pa ako nito kaninang tumulong ngunit nagpumilit naman ako. Matapos ilapag ni Nanay ang malapad na plato ng kanin sa mesa, saglit tong huminto tumingin sa harap na tila ba'y may naalala. Kamusta na ba si Luis? Huwag naman sana siyang magpakalubog sa trabaho. Nakakasama yun, ani ni Nanay. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga. Oo nga po, Nay, sagot ko na lang. Nakakamiss din yung batang yun. Sa tuwing bumibisita kayo rito umiingay itong bahay natin. Bahagyang tumawa si Nanay. Nay, nagbago na po siya. Hindi na po siyang dating Luis na nakilala niyo. Gusto kong sabihin yun kay Nanay pero may nagpupumigil sa aking kalooban. Pilit akong tumawa. Baka po sa susunod isasama ko na po siya rito. Kung nakakamatay nga lang ang pagsisinungaling, baka kanina pa ako nakaratay sa sahig. Naku, hindi na ako makapaghintay. Pakikamusta na rin kami sa kanya pag uwi niyo ha? Sana makabalik kayo pagkatapos mong mga anak. Nagpatuloy ulit si Nanay sa ginagawa. Kumuha na ako ng mga kubyerto sa maliit na lagayan namin at naglakad palapit sa lamesa upang ilagay ang mga yun. Sige po, Nay. Makakaasa ho kayo. Sagot ko na lang at pilit na ngumiti. Nga pala, Nak. Yung anak ng kapitbahay nating si Lucy. Si Ramil, yung kababata ni Mariel ay gusto rin palang kunin ng kursong ano tawag dun? Basta katulad ng sayo, yung nagbabalita sa TV. Maskong po ang tawag doon, Nay. Pagtatama ko sa sinabi ni Nanay. Ah, yun nga. Naku, ang gwapo pa naman ng batang yun. Mas bagay sa kanya mag-artista, ani ni Nanay. Oo nga naman. Kaya edad lamang nito ng bunso namin si Mariel. Sa edad na 18, talagang marami nang nagkakagusto dito. Baka nga sa susunod ay kukunin ito bilang isang modelo sa mga kumpanya. Maya-maya pa'y natapos na kami sa paghahanda. Tinawag na namin si natatay at ang mga kapatid ko para kumain na. Talaga naman nakakamiss kumain kasama sila dito sa maliit naming mesa. Mas gusto ko pa nga ang ganito. Kahit masyado kami nagsisiksikan sa maliit na mesa namin, ay masaya naman. Hindi katulad sa bahay, malaki nga ako lang naman ang mag-isa. Nakakabagot, nakakabaliw ang mag-isa. Nay, pagsabihan niyo nga po yung bunso niyong anak, ang bata-bata pa humaharot na. Pareho kami natahimik at binalingan si Miguel na umiiling na nagsasalita habang kumakain. Hala, anong harot doon? Wala akong ginagawa ah. Depensa naman ni Mariel sa sarili. Bakit ba Miguel? Tanong ni Nanay kay Kuya. Eh kanina po kasi nakita ko yung batang yan sa tindahan nila Aling Lucy. Nakikipagkwentuhan sa anak niya. Sumbong ni Kuya, kaagad din naman itong napadaing na bigla itong batukan ni Mariel. Dahilan para matawa kami. Anong mayroon doon? Magkaibigan naman kami ni Ramil eh. Hala, huwag na nga kayo magsigawan dito sa harap ng pagkain. Masama yan. Natatawang saway ni Nanay sa mga ito. Tumahimik nga naman silang dalawa at nagpatuloy na sa pagkain. Dalaga na nga talaga itong bunso namin. Parang noon lang Chinese garter at bakya lang ang pinagkakaabalahan nito. Miguel, pabayaan mo ng kapatid mo. Dalaga na yan, hindi ba? Normal na sa kanila magkakagusto. Sabat ni tatay. Naku, naitay. Hahayaan? Tingnan nyo, pag yan nagka-boyfriend. Hindi na kayo lalambingin yan. Mawawala na kayo ng baby. At sa pangalawang pagkakataon, binatukan na naman ni Mariel si kuya dahil sa sinabi nito. Anong boyfriend pinagsasabi mo dyan, kuya? Saway ng kapatid ko rito. Oh, ano ikinakagalit mo dyan? Hindi ko siya boyfriend. Doon din naman ang punta noon. Dinilaan lang ni Mariel si kuya at inirapan ito. Ginoo ko, kamo mahiya kayo ah. Nandiyan ang kapatid nyo. Saway ni Nanay sa mga ito. Okay lang po, Nay. Sanay na po ako. Saka na-miss ko na po yung pagbabangayan nila. Natawa ako. Pagkatapos namin kumain doon ay umalis na si Nanay upang mamalengke. Si tatay naman ay nagtungo muna sa bukid upang pakainin ang alagang baboy. Si kuya ay sandaling umalis muna at kukunin niya ang anak sa kanilang bahay, katabi ng bahay namin, dahil aalis daw ang kanyang asawa. Kaya naiwan kami nila Ruel at Mariel dito sa bahay. Pareho lang kami nakaupo ni Ruel dito sa silya habang nanonood ng telebisyon. Samantalang si Mariel naman ay nakasalampak sa sahig at tabala sa pagsusulat sa Manila paper nito. Report niya siguro. Ah, sabi na nga ba eh. Napabaling ako kay Ruel nang bigla itong sumigaw. Nakatuon ang atensyon nito sa TV.
Nanonood pala ito ng bawal judgmental sa Itbulaga at mukhang nagkamali nga naglalaro dahil nakabusangot ang mukha nito. Ewan ko sayo, model ngang hahanapin tapos wala namang ka-taste-taste sa fashion ng mga pinili. Kumunot ang noon itong si Ruel. Napailing na lamang ako at natawa. Ano ba yung larong yan, Ruel? Tanong ko na lang dito dahil pakramdam ko ay mapapanis ng dila ko kung hindi pa ako magsasalita rito. Bawal judgmental, ate. Bakit may binibigay siyang pera kay Vic Soto? Tanong ko naman sa kapatid ko. Nang makita ko may binibigay na pera ang lalaki. Kada mali kasi, -5,000. Ang pangit ng maglaro. Kinamot nitong kanyang batok na tilabay. Naiinis siyang pinapanood ito. Oh, ayaw mo ba manood ng showtime? Mukha kasing naiinis ka na. Natawa ko dito. Ewan ko nga ate, sira yatang antena kaya ayaw gumana ng channel 2. Nakangusong sagot nito. Oh, ginala mo na bang antena? Tumango ito tumingin sa akin. Oo, ayaw talaga eh. Sayang, gusto ko pa namang panoorin ng kapareho. Special edition pa naman ngayon. Saad nito? Talaga namang sayang. Sabado ngayon kaya panigurado mga artista ang sasali at maghahanap ng mga kapareho. Ate Adele, lumipat ang tingin ko kay Mariel na tawagin niya ako. Oh, tama po bang gamitin ang stuff kapag marami na? Tanong nito. Just stuff, no need. No need S, sagot ko rito. Ay putek, mali ako. Napangwi ito sabay kamot ng kanyang batok habang nakatingin sa Manila paper na nakalatag sa sahig. Report mo? Opo. Bakit? Bawal ba kayo mag-PowerPoint? Grade 12 na rin kasi itong si Mariel. Saka mukhang marami pa talagang kinakailangan itong Manila paper dahil sa taas ng kanyang susulatin. Wala po akong laptop eh, sagot naman ito. Yung inihulog ko sa ATM card mo, you can use that, Mariel. Sa tuwing buwan kasi ay hinuhulugan ko ang kanyang ATM card upang gagamitin niyang pantustos sa mga kakailanganan niya sa kanyang pang-eskwela. Lalo na ngayon at grade 12 na siya. Hindi ko na po kailangan, ate. Kailangan ko po yung ipunin para pang-college. Graduating na po kaya ako. Wika nito. You don't need to. Di ba sinabi ko sa iyo noon na ako magpapaaral sa'yo sa kolehiyo? Naku, ate, ayoko po makaabala. Saka mahirap po yung trabaho niyo. Okay na po ako dito, ate. Napailing na lamang ako sa sinabi ni Mariel. Ito lang yatang kaisa-isa sa aming magkakapatid ang kuripot. Napabuntong hininga ako sa sinabi nito. Well, if that's so, you can just use my laptop habang hindi pa ako nagsisimula magtrabaho. Sambit ko. Saka dalawa naman ang laptop ko kaya ililipat ko na lang ang mga importanteng file sa isang laptop ko para maibigay ko na kay Mariel. At saka may research kayo, hindi ba? Kaya required talagang laptop? Pamimilit ko dito. Nakakatawang isipin na ako pa talagang mamimilit, samantalang ako naman ang magbibigay. So, sa akin man lang ibigay, ate. Pachusi pa tong si Inday, sabat ni Ruel. Ano chusi? Hindi naman kasi ako katulad mo na makapalang mukha. Inirapan nito si Ruel. Ay, away na naman. Eh si ate na nga nag-o-offer sa'yo ng tulong. Alam mo namang kailangan mo, kaya kayo ni nanay noong isang araw. Sabi mo pwede ka bang manghiram kay Ramil? If I know, mas gusto mo makihiram na lang sa kanya para makachancing ka at the same time. Pagsusumbong ni Ruel. Nahuli ko naman si Mariel na pinandidilata ng mga mata ang kanyang ate. Tumahimik ka nga, Rosari Marie Santiago. Malakas na sigaw ni Mariel na parehong nagpatahimik sa amin. Anak ng, uy, baka nakakalimutan mong ate mo ko. May ate bang pinapahiyang sarili niyang kapatid? Sumusobra ka na, Rosario, ha? Pabalik na sigaw ni Mariel dito. Napakamot na lang ako ng noo. Wala ka ng galang, Mariel. Ewan ko sa'yo. Padabog na tumayo si Rosario na nasa tabi ko at nagmamartsyang umalis palayo sa amin. Pikon! Huwag ka nang lumapit ulit kay ate at baka mahawang future pamangkin ko sa kadaldalan at kapikunan mo. Tumawa ng pagak si Mariel. Tingnan lang natin kung sino mapapahiya sa harap ni Ramil mamaya. Narinig ko pa si Rosario na sumisigaw sa kusina. Hindi ko na tinignan na reaksyon ni Mariel. Alam ko na rin naman eh. Yung crush lang niya naman yun na ginagamit ng mga kapatid ko bilang panakot sa kanya. Uy, ang unfair naman. Pinahiya ba kita? Uy ate, binibiro lang naman kita eh. Hindi nga naman ako nagkamali at bigla ko narinig ang malakas na sigaw ni Mariel. Pagkatapos ay nagmamadaling tumayo at patakbong nagtungo sa kusina. Nakakamiss lang ang mga araw kung kailan mga bata pa kami. Yung hindi pa isang ganap na pamilyado si kuya. High school pa lang ako. Elementary pa lang ang mga kapatid ko. Tapos sinasama kami ni tatay sa bukid at doon matutulog tuwing hapon. Tapos ang ingay ng mga kapatid ko kaya palagi silang pinapagalitan ni tatay.
Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga sa mga naisip. Inayos ko na lang ang aking pang-upo-tinoon na ang atensyon sa telebisyong nasa harap ko. Hayop ka! Napatigil naman ako sa kinauupuan ko nang marinig ko malakas na sigaw na yun galing sa labas ng bahay namin. Lumayas kayo sa pamamahay na to! Ang bababoy nyo! Dahil sa kasunod nitong sigaw, ay hindi ko mapigilan sumilip sa bintana namin at hanapin ang pinanggagalingan ng sigaw na yun. Ate, ano nangyari? Rinig kong tanong ni Ruel. Nasa likuran ko siya. Hindi na ako nag-atubili pang tingnan ito at nagpatuloy sa paghahanap. Maya-maya pa ay may narinig kami mga bagay na tinatapon at nababasag kaya mas madali kong nasundan ang pinanggalingan ng ingay na yun. Tumahimik ka nga, Belen! Nakakahiya ka sa mga kapitbahay! Kapitbahay pala namin to. Hindi ko naman ito makilala at mukhang baguhan lang sila rito sa barangay namin. Tang na! Wala akong pake! Dugot pa awis ang inalay ko sa trabahong ito para lang may pambuhay sa pamilya natin. Tapos pag uwi ko, makikita kita sa kabit mo! Sigaw ng babae habang umiiyak. Nasa labas na ito ng bukid nila at halatangang kararating lang nito dahil may mga maleta pang nakahilatag sa labas ng kanilang bahay. Habang nakatingin sa eksenang yun, biglang may kabang bumuhay sa puso ko habang tinitingnan ang babaeng nakasalampak na sa sahig at doon umiiyak. Marami na rin mga kapitbahay namin ang nakapalibot at nanonood na tila ba'y live drama lang yun. Kawawa naman si Ate Belen. Kilala na nga bilang babaero yung asawa niya. Pinipilit pa rin ang sarili. Nanigas ang buong katawan ko nang magsalita si Rosario sa likuran ko. Kitams, sabi maglolo ko din yan. Sa pelikula lang nangyayaring babaero nagseseryoso. Ang martir masyado ni Aling Belen. Siya tuluyan na pagkakamalang masama. Dagdag naman ni Mariel. Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman ang mga ganitong pakaramdam ngayon. Hindi, mali ka nang iniisip, Adele. He loves you. He promised that. Don't compare them to you. Nagmamahalan kayo. Unlike them. Nak, mag-ingat ka. Baka mapano ka. Rinig kong suway ni tatay sa likuran ko, kaya ngumiti lamang ako dito. Pasensya na hutay. Medyo nawili lang ako sa street dancers. Paghingi ko ng tawad dito. Pangatlong araw ko na ngayon dito sa probinsya namin. Supposed to be, ngayon dapat ang uwi ko pero sayang naman at araw pala ng barangay namin ngayon. Kaya nagdesisyon akong bukas ng umaga ako aalis. Tinext ko na rin si Luis kung sakaling maghanap ito. Hindi ko rin naman kasi matawagan dahil nakapatay ang cellphone nito. Kasalukuyan ako nakatayo sa gilid ng kasada katabi ng maraming mga tao habang pinapanood ang nagsasayawang mga street dancers. Kumikinang pa ang bawat props na dala ng mga ito na tila ba'y isang ginto na nakapalibot doon. Oh, talo na naman panigurado ang elementary ang high school. Rinig kong wika ng babaeng nasa bandang unahan ko. Naman! Buong pagmamalaking pagsang-ayon ng isang babaeng katabi nito. Maya-maya pa'y naramdaman ko biglang kamay ni tatay sa kaliwang braso ko, kaya napabaling ako rito. Bahagyang inilapit ni tatay ang kanyang mukha sa aking tenga. Nak, dumadami ng mga tao. Hindi na mabuti to. Baka mamaya may makasagi bigla sa tiyan mo. Wika nito. Tumango na lang ako rito bilang pagtugon at sumunod na dito naglakad. Papaalis sa lugar na yun. Oh, mag-ingat ka. Mabato pa naman dito. Paalala ni tatay na mapansin na minsan kong pagsipa sa mga batong nadadaanan namin. Oo naman po, tay. Sobrang maalaga talaga itong si tatay. Pati bato ay ayaw na yata akong patapakin. Kulang na lang ay ipa-isolate ako nito. Natawa na lamang ako sa naisip. Nang makarating kami sa bahay, naabutan namin ng mga kapatid kong nagtatawanan habang nanonood ng telebisyon, samantalang si nanay naman ay abala sa pagluluto. Anong pinapanood niyo? Sunday pinasaya, ate, sagot ni Mariel. Ay, animal na Jose. Biglang bulyaw ni kuya pagkatapos ay tumawa ng pagak habang pinaghahampas ang kanyang isang hita. Nakitawa na rin ako dito na makitang ginawa ni Jose. May kasama pa itong matabang babae na umaakpong bata. Hindi ko naman ito kilala, ngunit palagi ko siya nakikita. Kaya hindi na ako malilinlang nito. Kinukuha lang pala nito ang kanyang pustiso at binabago niya ang kanyang boses. Ang galing niya. Maya-maya pa'y nagtungo na ako sa kusina para puntahan si nanay. Nagulat pa ako na makita ang maraming ulam na nakahain sa mesa. May adobo, may afritada at may spaghetti pa. Nay, ikaw lang po nagluto ng mga to? Hindi, itong tinolang manok lang. Bigay to ng kapitbahay natin dahil araw ng barangay natin ngayon. Sa kakaarawan din ng anak niya, sagot ni nanay. Naku nay, napupuno ng mesa. Baka hindi na tayo makakain ito. Natatawang saad ko. Tumawa naman si nanay. Kaya yan, eto nag-iwan ako ng mga espasyo para sa mga plato natin. Sagot ni nanay habang turo-turo ang maliliit na bakante sa gilid ng mga ulam na nakahain. Wala rin naman kasi kaming ref para doon ilagay itong mga
dessert na ibinigay sa amin. Mukhang masarap pa naman ang mga ito kaya kailangan maubos ang mga ito sa araw na ito. Kung hindi mapapanis to, panigurado. Kaya pagkatapos kong manganak ay sisimulan ko na agad ang pagtatrabaho. Sa ganoong paraan, matutulungan ko si nanay at tatay sa pagpapabuti nitong bahay. Ako na po dyan, Nay. Nagmamadali akong lumapit kay nanay upang tulungan ito sa pagkuha ng mga plato. Naku, ikaw talaga, Adele. Kaya ko naman dito. Magpahinga ka na lang doon dahil buntis ka. Pagpipigil ni nanay. Kaya ko naman ho, Nay. Pero sa huli nagtagumpay pa rin si nanay. Pinaupo ako nito sa upuan habang siya ay abala sa paghahanda sa lamesa. Nang matapos na ito, umupo ito sa katabi kong upuan at tinukod ang kaliwang siko sa mesang nasa gilid nito. Nga pala, Adele, anak, nagpapacheck up ka naman ba sa doktor, di ba? Tanong ni nanay, ano ba dapat ang sasabihin ko? Magsisinungaling na naman ba ako? Pero magulang ko itong kaharap ko. Hindi ba dapat sa kanila ko sinasabi ang totoong mga nararamdaman ko? Oo naman po, Nay. Bakit niyo po natanong? Pero sa huli na pagtanto kong hindi ko pala kaya. Hindi ko naman magawang mainis sa sarili ko dahil kahit ako'y ginustong ginawa kong iyon. Ah, di ba may nareseta dyan? Ininom mo na bang mga bitamina? Tanong nito. Napalunok ako nang wala sa oras. Naubos ko na kasi. Saka hindi ko alam kung saan ako manghihingi ng pera para pambili ng mga bitamina sa anak ko. Kayong wala pa akong trabaho. Sa pagkakaalala ko'y noong unang buwan lamang ako nakakainom ng mga ganun. Pagkatapos nun wala na. Noong huling bisita ko kasi sa OB gynae ko last month, simpleng check-up at advice lang ang binigay niya. May ibinigay rin itong listahan ng mga bitaminang kailangan kong inumin. Pero hindi ko na nabili pa. Hindi na kasi aabot ang pera ko at mukhang mamahalin pa ang mga gamot na yon. Bakit niyo po natanong, Nay? Hindi ko kaya magsinungaling ulit. Kaya mas mabuting ibalik ko na lamang ang tanong dito. Eh, nung kararating mo lang kasi dito ay ang putla mo. Alam ko namang maputi ka noon pa lang. Pero hindi ko alam, Nak. Naninibago lang ako. Pumunot ng noo si nanay. Naku, Nay. Aircon ho kasi ang bahay. Saka sarado po. Nung papunta rin po ako patungong terminal, eh nagtaxi po ako, ani ko. Hindi naman ako nagsisinungaling, hindi ba? Totoo namang nasanay na sa aircon ang katawan ko dahil ilang buwan na ako nakakulong doon. Kaya na rin siguro mas lalo lamang akong pumuti. Gaya nga nasabi ni nanay. Ah, kaya pala, mas nagmukha kang si Christine Hermosa eh. Natatawang sabi ni nanay. Anong Christine Hermosa, Nay? Eh di hamak, wala lang po ako sa kalingkingan noon. Ikaw talaga, Nak? Ang dami-dami ng tao nagsasabing kamukha mo si Christine. Ayaw mo pa rin maniwala. Umiiling itong wika. Naku, mambubola kasi mga tao dito. Hindi ko na maitatangging kasing puti kong ang artistang yun. Pero kung sabihin kamukha ko yun, yun na yata ang pinakanakakatawang biro na narinig ko. Ewan ko sa'yo, Nay. Sumasakay ka pa sa mga biro nila. Teka, tawagin ko po muna sila para kumain na tayo. Nagugutom na po kasi ako. Pagputol ko na lamang sa usapan. Sumang-ayon naman si nanay kaya tumayo na ako at nagtungo na sa sala para tawagin ang mga kapatid ko. Pagkatapos kong tawagin ang mga kapatid ko, pinatay na nilang telebisyon at sumunod na sila sa akin patungong hapagkainan. Ang daming ulam ah! Pagdating naming pareho doon ay biglang nagkomento si kuya nang makita ang lamesa. Naglakad ito papalapit sa lamesa. Tumigil naman ang mga mata nito sa nakalatag na espageti doon. Uy, espageti! Mangangwi ka nito. At itinas ang lagay ng spaghetti. Uy kuya, patay gutom ka talaga. Huwag mong ubusin ha. Saway ni Rosario rito. Kunot-no naman itong binalingan ng kapatid. Patay gutom ka agad. Diet ako uy. Sa inyo na yan lahat. Kailangan kong pumayat. Ilang sandali pa nang tuloy na dumating si tatay, nagsimula na kaming kumain. Katulad nga ng sabi ni kuya, kailangan daw niyang pumayat. Kinarer niya naman talaga at limitado lang ang kinain. Pagkatapos ay umalis na sa hapagkainan. Inubos na nga namin ng mga ulam doon upang maiwasan ang pagkapanis dahil nga wala kaming refrigerator na pwedeng paglagyan doon. Saglit rin kami nagpunta sa mga kapitbahay namin at doon nakipagkwentuhan. Nakakabagot rin kasi sa bahay at mukhang nagkakasiyahan itong barangay namin. Nakipagkamustahan ako sa mga dating kapitbahay namin. Nakilala ako. At katulad nga nasabi ni nanay kanina sa akin, kadalasan sa mga naririnig kong komento nila ay ang pagbubuntis ko, lalo nang biglaan kong pamumuti. Maghapon kami nakikipagtawanan habang nakikipagkwentuhan sa kanila. Ito rin ang isa sa mga namiss ko rito sa amin
Ang kaingay na kahit kailan ay hindi ko marinig-rinig sa syudad. Close naman talaga lahat ng tao dito. Katulad nga kanina, nagbibigayan sila. Kaya nga kung may gipit man sa pera rito, ay hindi na kailangan mamroblema dahil may mga kapitbahay namang aabot sa'yo ng tulong. So far, wala namang bastos ang ugali dito sa amin. Kahapon ko nga lang narinig dito yung nagsisigawang mag-asawa. Kinabukasan ay maaga ako nagising para maghanda na ng aking sarili sa pag-alis. Alasing ko pa nga ako nagising dahil bigla ako nakaramdam na pananakit sa aking katawan. Siguri parte yun na pagbubuntis ko hindi kaya nasanay lang talaga ang katawan ko sa malambot na higaan. Kinuha ko maliit na salamin sa mesa katabi ng higaan ko at tiningnan ang aking sariling refleksyon doon. Maya-maya pa iibinaba ko ang aking paningin sa suot kong damit. Suot ko ang duster na binili namin kahapon sa Ukay-Ukay, katabi ng gymnasium sa barangay namin. Tag-150 lang kasi saka nagustuhan ko ang disenyo nito. Nang tuluyan na ako matapos sa paghahanda sa aking sarili ay lumabas na ako ng kwarto. Katabi ko natulog si Mariel sa maliit na kama namin. Hindi na ako nagpaalam dito at mukhang ang sarap talagang tulog niya. Paglabas ko ng kwarto bumungad sa akin si nanay at tatay na pareho nakaupo sa harap ng lamesa ng aming kusina. O anak, bagay na bagay nga sa'yo. Saad ni nanay na makita ko nito. Salamat po, nay. Teka, talaga bang ukay-ukay yan? Napabaling ako kay tatay na ngayon nakatingin na rin pala sa suot kong damit habang humihigop ng kape. Opo, tay, sagot ko. Nagmukhang mamahalin ang isuot mo, anak. Bagay sa'yo. Magsuot ka ng jacket. Nasa kwarto namin ang nanay mo. Lantad kasi masyadong balat mo. Saad naman ni tatay kaya natawa ako. Hindi naman po, tay. Sarado nga po eh. Saad ko naman. Hindi naman talaga. Siguro dahil sa puting balat ko na pumapare sa kulay ng suot ko, kaya gusto ni tatay magsuot ako ng jacket nito. Ah, basta, suotin mo muna yon at baka lamigin ka sa biyahe mo. Teka, kukunin ko lang. Binaba nitong hawak-hawak na tasa at tumayo galing sa inuupuan nito. Napabuntong hininga na lamang ako. Napaka-overprotective talaga nitong si tatay kahit kailan. Adele, sigurado ka bang kaya mo umuwi mag-isa? Gusto mo samahan kita? Binalingan ko si nanay nang marinig ko ang nag-aalala nitong boses. Tila ba sigurado nito sa kanyang sinasabing sasamahan niya ako pa uwi. Gustong-gusto ko magpasama sa kanya. I badly need my mother right now. Gusto kong samahan niya ako hanggang sa makauwi ako sa bahay. Hanggang sa mga anak ko, kailangan ko si nanay. Alam ko naman kasing panandali ang kaligayahan lang ang tatlong araw na pamamalagi ko dito. Paniguradong pag-uwi ko doon ay buong araw na naman akong iiyak. Mag-isa na naman akong kakain sa mahabang mesa. Sasakit na naman ang ulo ko dahil sa sobrang kabagutan. Huwag na hunay, kaya ko na po. Tatawag na lang po ako kapag nakarating na ako. O sige, huwag mong kalimutan tawagan ako ha. Kapag may nararamdaman ka kung ano tapos busy pang asawa mo, tawagan mo ako kaagad. Matapos ang pag-uusap namin yun ay nagpa siya na akong umalis. Hinatid ako ni nanay sa sasakayan. Sumakay kami ng tricycle. Wala na rin namang ibang pwedeng sakyan dito kung hindi yun lang. Medyo nahirapan pa ako dahil nga buntis ako. Pero salamat naman at mabait ang tricycle driver. At sinadya niya talagang bagalan ang pagtakbo sa tuwing dumadaan kami sa mabatong lugar. Aalis na po ako, nay! Pagpapaalam ko kay nanay habang kumakaway bago ako sumakay sa bus. Tawagan mo ako ha? Paalala nito. Tumango lang ako at masayang ngumiti rito. Sige, mag-iingat ka anak. Pagkatapos yung sabihin ni nanay ay nagpatuloy na ako sa paglalakad papasok ng bus. Umupo ako sa bandang harap malapit sa bintana. Mahirap na rin kasi kung sa hulihan ako uupo at baka kung ano pang mangyari sa anak ko dahil sa malakas na pag-uga nito. Hindi katulad noong biyahe ko papunta rito ay naabutan pa ako ng alas dos. Matulang kasi pinapatakbo ang driver, kaya alas 12 pa lang ay nakauwi na ako. Pagkarating ko sa terminal, ay bumaba na ako at sumakay ng taxi para ihatid ako sa bahay namin. Sobrang nakakapagod ang biyahe. Mabuti na lang ay nakaidlip ako sa bus na sinakyan ko kanina, papunta rito. Kaya hindi na ako gaanong inaantok. Nang sa wakas ay itinigil na ng chopper ang sasakyan, nakangiting inabot ko rito ang aking pamasahe. Heto po, Manong. Salamat. Salamat, Iha. Pagpapasalamat nito at inabot ang bayad ko. Dahan-dahan akong bumaba sa sasakyan at iniiwasan ang maling hakbang na posibleng makasakit sa anak ko. Naglakad na ako palapit sa bahagyang nakabukas naming gate. Sumilay ang ngiti sa aking mga labi nang mapagtantong nandito ang asawa ko. Sayang at wala akong pasalubong dito. Kahit sana buko Diyos na lang na paniguradong magugustuhan niya. Yun naman kasi talagang hinahanap niya sa tuwing pumupunta kami roon. Hindi na ako nagatubili pang isaradong gate dahil sa excite.
I miss him. Gusto kong ikwento sa kanya lahat ng mga magagandang pangyayari sa barangay namin. Kahit na alam ko hindi naman niya makikinig, basta ba masaya ako dahil umuwi siya sa bahay namin at naubutan ko pa ito. Binuksan ko kaagad ang malaking pintuan ng bahay namin at tahimik na hinubad ang suot kong shoulder bag. Sinablay ko ito sa istanteng malapit sa pintuan ng bahay namin. Han, I'm home! Tuwan-tuwa ang anunsyo ko pagkaharap ko sa sala namin. Pero bigla na lang nawala yung ngiti ko nang may maamoy akong iba. Hindi mabaho. Alam ko hindi ito dahil sa pagbubuntis ko. Amoy alak. Umiinom ba ang asawa ko? Bakit? Dahil sa naisip na yun, nagsimula ulit akong humakbang upang hanapin ang asawa ko. Han! Tawag ko dito. Luis! Habang naglalakad ako patungo sana sa kusina at baka nandun ang asawa ko. Pero bigla ako napahinto na may kung anong bagay ako natapakan sa sahig. Ibinaba ko kaagad ang mata ko. Literal na bumagsak ang panga ko na tuluyang makita at makilala ang bagay na yun. Kumunot ang noo ko. May kung anong kabang sumakop sa dibdib ko. Bahagya akong lumuhod para abutin ang bagay na yun. A red heels? I am now holding a damn red heels. Bakit may ganitong bagay dito sa loob ng pamamahing namin? May ganito ako pero kulay asul yun. I don't like red. And Luis knows it. Ibinagsak ko kaagad ito sa sahig at inilibot ng paningin ko sa buong bahay. Han! I called again. Pero wala akong narinig na kahit anong pagtugon nito, kundi tanging boses ko lang ang dumadagundong sa bawat sulok ng bahay. Bumibilis ng bawat paghinga ko dahil sa malakas na pagtibok ng puso ko. Ano, kararating ko lang tapos, ito na kaagad ang bubungad sa akin? Ayaw ko mag-isip ng kung ano-ano, pero itong pesteng utak ko'y pilit na lumilika ng kung anong mga eksena na mas lalo lamang nagpapakaba sa akin. Don't cry, Adele! Hindi ko alam kung bakit ako dinala ng sariling mga paa ko pataas ng hagdan at patungo ng kwarto namin. Kaya ngayon ay nakatayo na ako sa harap ng pinto ng kwarto namin ng asawa ko. Bakit? Bakit ako kinakabahan? Shouldn't be? Wala namang mangyayari kung tatayo lang ako doon. Kaya ako na mismo nagkusang iangat ang kamay ko upang abutin ang seradura ng pinto. Maya-maya pa'y dahan-dahan ko itong pinihit. Baka natutulog nga lang siya. Baka binili niya lang yung sapatos na yun? Baka binili niya yun para sa akin? Tama. Baka nakakalimutan niya lang ang tungkol sa ayaw kong kulay. Han! Mahinang tawag ko dito habang dahan-dahan tinutulak ang pinto. Nang sawa kasi mabuksan ko na ito, ay humakbang agad ako papasok na sana'y hindi ko na lamang ginawa. Naistatwa ako sa nakita ko. Mabuti na lang at nakakapit pa rin ang kanang kamay ko sa seradura ng pinto. Dahil bigla na lamang naubusan ng lakas ang aking mga paa. Luis! Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo papalapit sa babaeng katabi nito at kalbuhin ito. Pero wala akong sapat na lakas para gawin yun. Naramdaman kong pamamasa ng aking mga mata at ang pag-uunha ng mga luha sa aking magkabilang pisngi. Nakatayo lang ako dito, walang magawa. Pinapanood ko ang aking asawa na natutulog kasama ang kanyang malanding kabit. Ano ang gagawin ni Adele ngayong harap-harapan niyang nakita ang babae ng kanyang asawa sa mismong pamamahi pa nila? Kumprontahin kaya niya si Luis at ang kabit nito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.